Boboto ka na rin ba ngayon? Boboto. Apo. Sa tingin sa iyo, sinong narapat na leader ng ating bansa? Para sa akin talaga number one, BBM. Kasi una tayo ng pangalawang beses na parliamentary. Ang una natin parliamentary, 1899. Yung unang sinong prime minister natin? Si Apolinario Maguini. At tinalo tayo ng Amerika. Tinanggal ng Amerika yung parliamentary natin sa pamamagitan ng military government. Na ang tuwa yung chief of commander natin ay si William Makinde. The 1987 constitution ay hindi constitution ng bawat isa. Constitution ng mga mayayaman. Boboto ka na rin ba ngayon? Boboto. Apo. Sa iyo, sinong narapat na leader ng ating bansa? Para sa akin talaga number one, BBM. Kasi hinug na siya eh. Marami na siyang kaalaman eh. Di ba? Ibig sabihin, kumbaga, marami na rin siyang napatunayan. Yan, kauna-unahan sa Southeast Asia. Yung alaming windmill sa Ilocos, Pagudpod. Yan, kauna-unahan sa Southeast Asia. Ipag-aralan din natin. Kailangan din kasi, bilang Pilipino, ang maging mapanuri tayo, hindi lang ang responsibilidad kasi natin bilang isang mamamayan, ay alamin, maging mapanuri. Kaya nga sabi ni Apolinario Maguini, no, kung iyong susuriin ang kanilang ginagawa, ay sariling interest lang ang kanilang kagustuhan. Diba? Kailangan maging mapanuri tayo bilang Pilipino kasi marami talagang nagbe-brainwash. Eh. Diba? Nabe-brainwash na kabataan, kahit matatanda, hindi alam tunay. Di mo, paano masasabing ang kabataan ng pag-asa ng bayan kung mismo yung magulang hindi rin alam kung ano yung tunay ng kasaysayan? Hindi nila naibibigay doon sa kanilang anak. Mabuti, ilang taong ka na? 28. Pero may mga kaedadan mo, yung iba yung paniniwala nila eh. Yes, yung exactly. Patungkol sa Marcos eh. Against. Sila kasi talagang, ibig sabihin nga, nakalagay dyan sa John 8 verse 32. Ang katotohanan ay ang magpapalaya sa'yo. Ayun. Tama. Tama yun. Oo. Tapos, for example, ito namang sa Matthew 15 verse 40. Kapag ang bulag ay inalalayan ng kapwa bulag, ay kapwa silang mauhulog sa hukay. Ibig sabihin, kung ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, kung bulag ka sa katotohanan, possible yung anak mo magiging bulag din. At kapwa kayo mauhulog sa hukay. Domino effect. Galing na nga naman, verse ano mo ah. Kasama po kasi yan sa totoong nangyayari sa atin, di ba? Kaya yun yung pinaka kailangan. Ito kasi yung karapatan natin. Kailangan, sinasabi ko lang sa mga magulang, dapat malaman natin ang katotohanan para masabing ang kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. Kaya bilang kabataan, ano masasabi mo sa kapwa mo kabataan ngayon? Ang masasabi ko sa kapwa kabataan at kabataan is kailangan bago tayo magsalita, nasa ethics, kailangan meron tayong ethics. Think before you talk. Kailangan pag-isipan talaga natin maigi. Di ba? Pag-isipan talaga natin maigi kung ano yung ating mga binabato. Huwag na lang tayo basta makikinig kung sa kani-kanino. Di ba? Kailangan nating suriin. Yun ang pinaka-importante, maging mapanuri tayo. Di ba? What is the center of the science, di ba? It's all about structure of behavior. Kailangan meron kang ano. Hindi structural natin, yung katawan natin. It's our our body sa temple of God. Ibig sabihin, ito yung sentro ng structural natin. Kailangan natin gamitin to sa tama. Kailangan, sabi nga ni, ang pagpapaka-Pilipino ay katumbas ng pagpapakatao, Andres Bonifacio, di ba? Ang malaman ng tunay na ating lahi ay bubuo sa ating tunay na pagkatao. Ibig sabihin, pag hindi mo talaga alam, mangmang ka sa katotohanan ng kasaysayan, ibig sabihin, hindi ka pa rin mabubuo bilang isang tunay na tao. Yun ang katotohanan. Yun yung masasabi ko sa mga kabataan, kailangan maging mapanuri tayo. Kasi marami tayong kabataan ngayon, nakita natin. Hindi, kasi alam mo kung bakit? Yung influensya kasi po eh. You know, the influence. The oligarch's influence. Malakas ang influensya rito ng oligarko. The 1987 constitution. Sa oligarchs. Nakapabor sa mga oligarko. Paano ko nasabi? Siyempre, baka sabihin chismis eh. Number one, yung mga pagmamayari o utilities ng Pilipinas. Diba, what is the utilities? Yung mga tubig, kuryente, at kung ano na pa. Diba? Isip privado.
kasi inimpose ng Liberal Party ang privatization, regulation, liberalization. Habang si Marcos naman at si Duterte, ayaw mo man o gusto sa kanya, kay Duterte, ini-impose niya ang national interest ng tao. The national industrialization, ibig sabihin, makakatulong yan sa susunod na henerasyon. Di ba? Yan, yung industrialization. Tulad yan ginawa ni, na the golden age ni Marcos. Ayun yun. Tingnan mo, hanggang ngayon, napapakinabangan yung mga naipagawa ni Marcos. Di ba? Kaya, tingin ko, kailangan lang talagang napaka mapanuri mo. Para makilala mo yung sarili mo, yun ang pinaka-importante. Kailangan nating kung gusto natin ng kapayapaan, kailangan nating magkaisa. Pero kung ayaw mo naman ng kapayapaan, ibig sabihin ayaw mo makiisa. Kasi kasama yan sa four elements of the Constitution. Alam mo ba paano nabubuo ang government? Dahil yan sa fundamental rights. May apat na elemento ito. What's the four elements? Number one, freedom. Pangalawa, equality. Kailangan pantay-pantay. Pangatlo, justice. Pang-apat, solidarity. Makiisa ka. Diba? Kung gusto mo ng kapayapaan. Lahat naman may gusto ng kapayapaan. Eh, diba? Kaya dun mo makikita yung God's economy at saka world economy. Diba? Kaya ang may tinatawag ng mixed economy. Pag-aralan nyo, medyo malalim yan eh. Medyo details yan eh. Ayun lang yung tapos panoorin nyo na lang din yung si Sir Ian class. Ah, sige. Hindi po ako yun, pero friend natin yun. Diba? Mas dun din ako, mas maraming natutunan. Kasi, tsaka, kasi pag ako nag-aaral din, hindi basta aral eh. Kailangan susuriin ko muna kung ano yung pinag-aralan ko. Kung totoo ba yun. Kaya po ang tunay na, para sa akin, yun yung taktika ko para hindi ako malinlang. Kailangan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kailangan meron kang titignan mo kung ano yung, kasi, hindi naman, i-check mo lagi yung pangkasalukuyan eh. Di ba? Kailangan magtali yung pangkasalukuyan doon sa history. Di ba? Hindi nga mabubuo ang pangkasalukuyan kung hindi dahil sa history. Di ba? Hindi ito mabubuo kung wala yung mga taong nag-aral dati, 'di ba? Yung mga nag-aral ng sila Aristotle, 'di ba? Sila Socrates, yung mga philosophy, 'di ba? About science. Basta ang buhay sa mundo, it's all about behavior. This is the center of our life. 'Di ba? Ibig sabihin, ito ang sentro ng ating wala nang iba. Ayun, Para hindi tayo maligaw. Kasi alam mo pag naligaw ka, gagamitin kasi ang kamangmangan mo ng demonyo. For example, kung ano yung kahinaan mo, yun yung gagamitin laban mismo sa iyo. Yung nari magmangka sa katotohanan, yan ang gagamitin ko laban mismo sa iyo. Yun yun. Yung may biblical yung mga biblical din yung mga sinasabi mo. Kasama po kasi yan eh. Akin in reality. Whole. Kabuuan. Hindi lang yung isa pa. Para ay puro politics ka eh. Ay puro ka Bible eh. Hindi, kailangan yung kabuuan. What is life? What is the purpose of life? Ayun lang po yung sa akin. Ano pangalan niyo, sir? Opo, Jason. 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 Okay, si Jason. Thank you, Jason. Ha? Okay, maraming po. Salamat. Ano lang po, Sir Ian class. Okay.